isa ang 1991 PBA season sa itinuturing ng marami na kasama sa golden era ng PBA. Sa taon pong ito, nagkampiyon ang mga teams ng Ginebra, Pure Foods at Alaska. Sa taong ito rin po, halos may pinakamaraming hindi malilimutang labanan at kaganapan na hanggang sa ngayon nga po ay patuloy pa rin inaalala ng ating mga masugid na PBA fans. So narito po ang ilan sa kanila. Ang tao ng PBA draft po na nagumpisa noong 1985 ay sa taong ito po kauna-unahang inere sa telebisyon. Dito po ay nasaksihan ng mga manunood ang pagpili ng iba't ibang mga teams at kung sino-sino ang mga bagong mukha na madadagdag bilang atraksyon sa liga. April 9, 1991 naman ang naging kahuli-hulihang game coverage ng hinahanga ang TV commentator na si Joe Cantada bago nga po nito kinaharap ang hamon sa kanyang kalusugan at wala pa nga pong isang taon ay tuluyan na itong namaalam. Itong taon din po nang tuluyan ng mag-resign at magretiro sa pagko-coach sa PBA ang nooy winningest coach in the history na si Baby Dalupan. Bagamat nagbalik panandalian upang pamunuang muli ang Ateneo makalipas ang 2 taon ay sa reunion at exhibition games na nga lang po natin itong huling nakitang naging aktibo. Kaya nga po ang taong 1991 ang itinuturing na last coaching stint ni Dalupan sa PBA. May 19, 1991 nang gumawa naman ng kasaysayan si Rudy Distrito at ang kanyang koponan na Ginebra mula sa pagkakabaon ng 3-1 sa finals. At sino ba namang makakalimot sa kanyang winning shot noong Game 7 ng PBA First Conference? Kauna-unahan po itong pangyayari na naulit naman ng San Miguel Beer taong 2015. At itong taon din po nagkaroon ng pinakamalaking offer sa isang PBA player. Tumataginting na 25.3 million pesos po para sa 5 kalahating taong kontrata ang ini-offer ng team ng Pepsi sa 1991 MVP na si Alvin Patrimonio. Nga lang po ay tinapatan ito ng kanyang mother team na Pure Foods and the rest is history. Dahil din po sa offer na ito ay nagumpisa na ring magsulputan ang mga naglalakihang offer dahilan upang umpisahan ng liga na magpataw ng salary cap. Bagay na noon po ay mahigpit talagang ipinapatupad. Ewan ko na lang po kung may sumusunod pa ngayon. At sa pagtatapos din po ng taong 1991 ay tuluyan nang nagbitiw sa pwesto ang isa sa pinakamahusay at pinagkakatiwalaang PBA commissioner na si Rudy Salud. Sa pamumuno po niya ay ginawang balanse ang liga na nagbigay daan naman upang maging kapanapanabik ang mga labanan sa PBA. Kayo mga kabasketball, anong kabanata ng PBA sa taong ito ang hindi mo malilimutan? I-comment lamang sa baba ng video at atin naman itong pag-uusapan. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.